Si Gun ang bagong hari ng Dark Continent. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin natin ang teorya na ang ating bidang si Gun Freaks ay nakatakda para maging hari sa madilim na kontinente. At syempre isasagutin din natin ang katanungan na kung bakit siya magiging hari at paano ito mangyayari. Dahil ngayong kasalukuyang kwento nga, hindi naman kasama si Gun sa Black Whale papuntang Dark Continent. At ang mga katanungan nga na yan, nabigyan ko na ng kasagutan sa mga nakaraang video natin. Pero kung hindi nyo yun napanood at hindi nyo alam ang sagot, kaya sasabihin ko ulit ang aking kasagutan. At ang sagot nga mga idol, ay simpleng-simple lang, dahil hindi porket na hindi kasama sila Gun sa Black Whale, wala nang posibilidad na sumunod sila sa Dark Continent. Dahil sa paniniwala ni Boy Anime, susunod talaga sila Gun at Killua sa madilim na kontinente. Para rumest back at tumulong sa mga hunter at kanilang mga kaibigan. At sa pagsunod nga nila sa delikadong mundo, masasaksihan din nila Gun ang napakasamang kaganapan sa Dark Continent. Ang walang katapusang patayan ng mga sarit-saring halimaw para lang mabuhay. Kaya araw-araw, merong nagdurusa at namamatay. At dahil dyan mga idol, maaawa si Gun sa mga mahihinang nilalang dahil sila palagi ang binibiktima at pinapatay. At tulad ni Gun Freaks, tutulungan din ni Gun ang mga mababang uring halimaw. Dahil isang dugo nga lang ang lumalagay tay sa kanila ni Don at yan ang pamilyang Freaks. At tulad ni Don Freaks, magiging kaibigan din ni Gun ang mga mababang uring halimaw. Dahil si Gun nga, wala ring pakialam sa uri at antas ng isang nilalang, mapahalimaw man o tao, tinatanggap niya ito para maging kaibigan. At makikilala rin ni Gun, ang dalawang bata na naging kaibigan ni Don Freaks sa loob ng Dark Continent. At isa na nga dyan ay walang iba, kundi si Kid. At nung makita ni Kid sa unang pagkakataon ng ating bidang si Gun, bigla na lang siyang umiyak. Kaya ang ating bida ay nagulat, dahil patuloy ang pag-agos ng luha ng batang halimaw. At sabi niya kay Gun, na sobrang saya daw niya, dahil bumalik na si Don Freak sa wakas. At napakatagal daw niyang nag-antay, para antayin si Don Freaks ng mahabang panahon. Kaya ang ating bidang si Gun, nagulat at naguguluhan, sa sinasabi ng bata. At sagot niya dito, na hindi doon ang pangalan ko. Gun Freaks ang pangalan ko. Kaya si Kido napatigil din, at sabi niya, na hindi daw siya pwedeng magkamali, dahil kahit mistulang naging bata daw ang katawan ni Don, alam daw niya, na si Don Freaks pa rin ito. Dahil sa aura at presensya na tinataglay ng batang Gun. At sagot nga ni Gun, na hindi daw talaga siya ang Don Freaks na tinutukoy ng batang halimaw. Dahil siya nga daw ay si Gun Freaks at isang hunter. Pero dahil magkaparehas daw sila ng apelido, maaring isang angkan lang daw ang pinagmulan nila ng Gun Freaks na yon. Kaya tanong ni Gun kay Kido, ano daw ang nangyari kay Don Freaks, at nasaan na daw ito ngayon, at bakit siya nawawala? At dyan nga tinanggap na ni Kido, na si Gun ay hindi si Don Freaks. At kinuwento niya na lang kay Gun ang mga pangyayari sa nakaraan. At sabi niya, na si Don Freaks nga daw ay isa ring hunter, at siya ang naging ilaw o liwanag ng kanilang madilim na mundo. Dahil si Don daw ang tumulong sa lahat ng mga halimaw, para magkaroon ng kapayapaan at katarungan ang Dark Continent. At dagdag niya pa, napakarami daw natulungan ni Don Freaks, at pinalayang mga alipin sa kamay ng mga kataas-taasan.
At habang nilalahad ni Kido ang mga pangyayari, e patuloy siyang lumuluha, dahil isa rin daw siya sa mga halimaw na natulungan ni Don Fricks sa nakaraan. At napakabait daw talaga ni Don, dahil kahit hindi niya ito kilala, e tinulungan daw siya nito sa bingit ng kamatayan. At kahit siya ay isang halimaw, e tinuring siya nito bilang isang kaibigan. At sa pamumuno nga daw ni Don sa nakaraan, e unting-unti na nilang nakakamit ang liwanag at kapayapaan sa kanilang madilim na mundo. Dahil si Don Fricks daw ay napakabuting pinuno, at iniisip niya palagi ang kanyang nasasakupan. Pero dahil daw sa walang sawang pagtulong ni Don Fricks sa mga mababang uring halimaw na tulad niya, e ang lahat daw ng kataas-taasan ng Dark Continent, e nagtulong-tulong na, para pabagsakin siya at pagtangkaan ang kanyang buhay. Pero kahit buhay daw ang nakataya, e lumaban pa rin daw si Don Fricks hanggang kamatayan. Para ipaglaban ang hustisya at katarungan sa loob ng Dark Continent. Hanggang muling umiyak ang bata, at sabi niya, na ang nagsilbing liwanag nga daw ng kanilang mundo, ay tuluyan nang nawala. Kaya nagpatuloy daw ulit sa pagdilim, ang Dark Continent. Pero pinanghahawakan daw niya, ang huling salita na binitawan ni Don sa kanya, bago ito tuluyang maglaho. At sabi daw nito, na babalik daw siya, para ipagpatuloy ang kanyang naputol na misyon, sa madilim na kontinente. At habang umiiyak nga si Kido, eh sabi ni Gon sa kanya, na huwag na daw itong umiyak, dahil siya daw si Gon, ang bagong kaibigan ni Kid ngayon. At dagdag pa ng ating bida, na kung nangako si Don Fricks na babalik siya, eh natitiyak ko at naniniwala ako, na babalik nga siya. Kaya dapat daw na maniwala pa rin si Kido, na babalik ang kanyang kaibigan sa takdang panahon. Kaya si Kido eh sumaya dyan, at lalong lumakas ang loob na babalik pa nga si Don Fricks. At si Gon at Kido nga, eh naging matalik na magkaibigan din sa loob ng Dark Continent. At sabi ni Gon kay Kido, na hanggang wala pa daw si Don Fricks, eh siya daw muna ang tatapos sa misyon na naputol nito. Kaya ang ating mga bida, eh tinulungan ang mga mababang uring halimaw, para makamtan ang kapayapaan. Pero sa kabila nun, eh isang madilim na trahedya ang nag-aantay sa ating mga bida. Dahil nalaman ulit ng kataas-taasan, na meron na namang mga tao, ang nagpapakabayani para palayain ang mga alipin, at nag-aaklas ng kalayaan. At ang ating mga bidang hunter nga, eh medyo nagkumpiyansa. Dahil kung sa unang dating nila sa Dark Continent, eh napakataas na karisma ang pinakita nila, at nagulat ang lahat sa lakas nila. Eh sa kabilang banda eh babaliktad ang sitwasyon, dahil ang ating mga bida naman, ang magugulat sa lakas ng mga kataas-taasan. Nung pinaramdam na ng mga ito ang lakas nila, at natulala na lang ang ating mga bida, dahil napagtanto nila na kulang ang lakas nila, o wala pa sila sa kalingkingan ng isang kataas-taasan. Pero sa bingit ng kamatayan, eh merong ding tumulong sa ating mga bida, na isang nila lang. At yan nga ay walang iba, kundi si Don Fricks. At kasama niya pa ang batang ay na kanyang kaibigan. Kaya si Kido eh natulala dyan, at umiyak sa sobrang tuwa dahil buhay nga ang kanyang kaibigan. At sabi nito sa kanya, na hindi ka pa rin nagbabago Kido, iyakin ka pa rin. Pero namiss kita ng matagal na panahon. Hanggang inutusan ni Don Fricks ang batang ay, na ibalik ang ating mga bida sa kanilang mundo. Pero bago pa sila tuluyang maglaho at makabalik sa kilalang mundo. Eh sabi ni Don sa kanila, na magpalakas kayo, at bumalik na lang kayo rito sa tamang panahon. At mag-aantay na lang ako sa pagbabalik ninyo. Hanggang ang ating mga bida, eh tuluyan ang nakabalik sa known world, dahil sa kapangyarihan ng Eye. At hindi lang ang mga hunter ang pinadala ni Don sa kilalang mundo, dahil pati ang kanyang mga kaibigang halimaw, eh pinasama niya sa mundo ng mga tao. Kaya tanong ni Kido sa batang ay.
na nasaan daw si Don Freaks. At sagot nga ng batang ay, na nagpaiwan daw si Don Freaks ng mag-isa sa Dark Continent. At inutos daw nito sa kanya, na dalhin silang lahat dito sa ligtas na lugar. At pagkatapos nga ng pangyayari na yan, e nag-ensayo ng maigi ang ating mga bida sa kilalang mundo, para mahasa nila ang kanilang lakas, at makasabay sa mga kataas-taasan sa Dark Continent. Dahil ang ating mga bida nga e sobrang lalakas na, pagdating sa Known World. Pero pagdating sa Dark Continent, e kulang na kulang pa rin pala ang kanilang lakas. At sabi nga ni Kurapika, na mukhang kulang daw ang 10 taon, para magugol nila ang ganong lakas at kapangyarihan. Kaya sabi ni Gon, na 15 taon daw siya mag-e-ensayo para mapalakas pa ang kanyang sarili. At siguro daw sa punto na yon, e malaki na ang inunlad ng kanyang kapangyarihan. At pagkatapos nga ng mahabang panahon, e bumalik ang ating mga bida sa Dark Continent. Para tapusin ang naputol na misyon ng mga Hunter. At maaaring sa mga punto na ito, e dito na si Gon maging hari ng Dark Continent. At siya ang bagong ilaw, na magbibigay liwanag sa madilim na kontinente. Pero sa kabila nun, e lalo rin siyang magiging mainit sa kataas-taasan. At kung si Don Freaks ang pinagsisikapan nilang patayin sa nakaraan, e si Gon naman ang pagsisikapan nilang tapusin, sa kasalukuyan. Kaya malaking hamon ang pagdadaanan ni Gon, kung siya ay magiging hari sa Dark Continent. Pero kung buhay pa si Don Freaks, e tiyak na tutulungan niya ang ating mga bida. At ang isa pang may malaking maitutulong para sa mga protagonist natin, e syempre walang iba, kundi ang alamat na hunter na si Jing Freaks. At dahil binuod lang natin at pinaiksi ang kwento, e maganda nagawan natin ito ng sariling story o segment. At doon natin ilalatag ang kabuuan ng storya. At abangan nyo na lang sa mga susunod na video natin. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!